Narinig po ba yung sound po natin sa likod? Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ipakita natin na tayo ay talagang naglilingkod sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Puri ng ating mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ay tumayo. Mga minamahal, at ay pandali ang manalangin. Upang tayo ay samahan ng ating mahal na Panginoon. Samahan niyo po ang inyong likod sa ating pag-aaral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoon, kami patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw na ito, mahal na Panginoon, sa kalakasan naming taglay, O Diyos, mahal na Panginoon, maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa bawat iktong balagawain, pinagpala at nangisahan, namin papuri makalangit, mga patotoo namin napakinggan, hallelujah, mahal na Panginoon, awitin ang mga awit, ang paliwanag sa pagbibigay. Hallelujah, maraming salamat o Diyos, higit sa lahat, sa iyong matamis at banal na presensya. Patuloy mong binubuhos at patuloy pinapadama sa amin. Hallelujah, papatunay lamang o Diyos, sa aming buhay ay hindi ka nang kulang, mahal na Panginoon. Hallelujah, sagan ang pagpapala at biyaya ang pinagkaloob mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, maraming salamat o Diyos. Hallelujah, sa uling linggo ng buwan na ito ng Nobyembre, O Diyos, narito kami. Hallelujah, aming patuloy na pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, bago lahat, ako'y humihingi ng kahabagan, kapatawaran sa aking pagkakamali, pagkukulang. Sa pagkasagana ng aking, O Diyos, wala akong magagawa, ikaw lang po kinaasang maglagay sa aking mga labi na makatagal na maging pagpapala. Pinakamamahal na Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga banal na salita, kalakipang kapangyarihan at pag-ibig. At sa unang pagluhod, panalangin yung banal na propeta, aming minamahal, ginagalang mala Pastor Wilde Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway, pinapalayas, ang lahat ng gawa ng kaaway, hadlang at pag-aalinlangan, hindrances us out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Puri ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y makupo sa ating mga upuan. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung matunog na palakpak, paabot natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapaabot po ko ng doble pong pagbati, paggalang, pagrespeto sa ating minamahal, ginigalang mala Pastor, our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God and His beloved children, grandchildren, great-grandchildren, at patuloy po nating sinasariwa, inalaala, ang mga gininto ang turo at aral ng ating butihin at minamahal, ginigalang ang assistant pastor, Lina Comod Almeda, ating beloved Mama Dear, at sa lahat po, mga minamahal ng ating mga manggagawa sa ubasan ng ating mahal na Panginoon sa lugar pong ito, ng Bangar, Luna, and Baknotan, sa pangasiwa po nating beloved Ordin Preacher, nating manalang, sa lahat po ng ating mga awit, manunugtog, ating mga manggagawa, sa ating makapatiran, hallelujah, sa ating mga Facebook live viewers, nang antabay po sa ating banal na gawain sa araw to na linggo, at especially po ang pagbati sa the whole family po ng ating beloved Captain Rolando Casipet, at sa ganito ng Darigayos, Luna, La Union, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hallelujah, praise God. Tayo mga minamahal, magbukas ng ating mga Biblia. Dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 7 up to 9. Basahin natin mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 1, ang talata ay 7 hanggang 9. Sa aklat ng Unang Korinto 1, 7 hanggang 9. Ano pat kayo hindi nagkulang sa anumang kaloob na nagsisipaghintay ng paghayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayo mapagwikaan sa karawan ng ating Panginoong Hesukristo. 9. Ang Diyos ay tapat. Sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, so that ye come behind
in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Verse 8, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Verse 9, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo po na nagsisikap, na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng mga halalig ginagawa ng mga tao sa libutan na hindi nila naunawaan ang ating ginagawa na paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga banal na sita na sinulat ni Apostol Pablo, ang sabi ng verse 7, anupat kayo'y hindi nagkulang sa anumang kaloob. Amen. Everybody say praise the Lord. Na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody say praise the Lord. So tayo po ay pinagpala. Bakit? Kahit saan dalihin ang gawain, nandoon tayo. Narinig po ba ang sound yan? Amen. Kasi sa ating live streaming, nauuna pa silang mag-amen, mag-praise the Lord sa atin. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tayo po, sabi ng Biblia, sagana ang pagpapala ng Diyos. Tayo po ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Bakit? Napakaraming barangay captain diyan. Napakaraming mga tao diyan sa libutan. Pero bakit tayo, tinawag ng mahal na Panginoon? Pinili ng ating mahal na Panginoon. Itong ginagawa natin na paglilingkod sa Diyos, ito yung kaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Bakit? Ang daming tao sa libutan. Tignan niyo po, paggabi, punta ka sa plaza, madaming tao. Amen? Alos mag-traffic pa. Dahil sa dabing ng tao, palakad-lakad, patawid-tawid. Amen? Pero pagbahagian mo sila ng salita ng Diyos, nuad na lang ititiyempo. Kung may panahon lang. Amen? Pero tayo na pinagpala ng Diyos, sabi ng Biblia, tayo na naghihintay sa mahal na Panginoon, tayo ay hindi nagkukulang ng pagpapasalamat, ng pagpupuri, ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit grabing kabisihan nga po ng ating beloved barangay captain, mas binibigyan pa ng oras. Amen. Amen. Ang dumalo, ang unahin ng kalooban ng mahal na Panginoon. Bakit? Hindi tayo pinagkulang ng Diyos. Amen. Sa panahon ng ating mahal na Panginoon, correct ko lang, sinabi ng ating beloved testimony leader. Noong unang panahon ng mahal na Panginoon, walang maayos na bahay-sambahan na pinagtuturuan ng mga salita ng mahal na Panginoon. Nasa ilalim lang sila ng puno. Amen. Tayo po dito, pinagpala tayo ng Diyos, nakabakal pa yung ating bahay-sambahan. Amen ba? At magsabi ng praise the Lord, kahit saan tayo, kahit nasa ilalim tayo ng puno, sabihin na natin, nasa tahanan nga lang tayo, nagbabiyahe nga lang tayo, mga minamahal, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon sa atin. Bakit? Pag nanalangin ka, humingi ka ng awa at abag sa Diyos, maramdaman mo, nandyan ang tugon ng mahal na Panginoon sa panalangin mo. Amen? Andyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Andyan ang proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi ko masyadong narinig yung kwento kanina. Dahil kagabi umulan ng malakas. Tama ba? So ang ating beloved captain nag-ayos dahil yung ating magamit nandito.
iniayos, mamaya, dumating yung loved ones ba? Labas, no? Nabartik. Oh. Kala niyo po, ganun lang ang gawain ng isang kapitan. Amen. Halos hindi na natutulog eh. Amen. Kagabi, imbis na magpahingi, pagpahinga. Mag alas 12 na ng ating gabi, dumating, problema. Oh. Amen. Samantalang tayo, alas 12 ng gabi, masarap na tulog natin. Amen? Pero ano yung gusto nating sabihin ngayon? Kahit grabe yung pagod natin, kahit puyat tayo, hindi pa rin tayong pinagkukulang ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagpupuri. Kahit saan tayo naroon, mga minamahal. Amen? Lumuluha ang ating mga mata dahil nadadama natin ang presensya ng Diyos. Tawanan tayo ng salibutan. Ano man ang sabihin sa atin ng salibutan, ang mga labos natin, minsan hindi tayo maunawaan, magpatuloy tayo dahil yan ay tanda na nasa buong-buong katotohanan kang paglilingkod sa Diyos na totoo. Amen. Dahil kung balikan natin ang buhay natin, noong panahon na tayo wala pa sa mahal na Panginoon, walang nag-uusig. Amen ba? Walang nagsabing, ay, masama yung ginagawa mo. Amen ba? Everybody say praise the Lord. Iminom ti arak. Ay, hindi bawal yan. Agtaya iti waiting. Ay, hindi bawal yan. Pero ngayon, tuminto ka na dahil binago ka na mala Panginoon. Sabihin sa'yo, ni nagsabali mo tin. Naawan-awan ka ti panunot mo. Oh, yan ang sinasabi. Pero mga minamahal, kung pinag-uusig tayo ngayon, panghawakan natin ang salita ng mala Panginoon. Tanda po yan na nasa true church of the living God ka na. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Siyempre, mga minamahal, bilang isang kapitan ng barangay, oh, siyempre, pag nandito, mga hallelujah, praise the Lord. Amen. Siyempre, mga hindi natin na, hindi nila naunawaan yung ating ginagawa. Pero magpatuloy tayo dahil hindi tayo lugi. Dahil kahit kailan hindi nagkulang ang mala Panginoon sa atin. Isipin natin, paano tayo tinawag na mala Panginoon? Amen? Dati, mamamatay na lang. May sakit at karamdaman, may problema, may maraming suliranin sa buhay. Amen? May cancer, tinaningan ng doktor. Wala ng pag-asa. Amen? Yung baguhin lang ang buhay mo. Dati, nag-adutibisyon. Tatanawanin. Diba? Napakalaking katipiran yun. Amen? Sabi nga ni Kapitan, nung kausap namin, para makatulog lang siya. O, sabi niya, yung tindahan nila, nauubos ang kinang panindang beer. O, ibig na matulog, hindi inom. Pero ang binago naman ng Panginoon, o, mga minamahal, payapa ang isip, ang puso. Payapa na naglilingkod sa Diyos. Tayo po na narito sa gumawa ng mala Panginoon. Hindi na tayo umiyak dahil problema. May karamdaman. Umiyak tayo ngayon dahil hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon sa atin. Amen? Totoo yun, mga minamahal. Kapag ikay nasa tunay na gawain ng Diyos, maraming pag-uusig. Amen? Amen? Maraming babatain. Wiwikaan ka ng masasakit, masasama. Pero isipin mo mabuti, nung ikay kaparehas pa nila, sabi natin, ikay kapanalig pa nila, wala silang nasasabi na kahit ano, puro oo, ay when, nagmayat. Amen? Pero pag ilapit mo ang mahal na Panginoon sa kanila, sabi nila, ay amok ni Apo Diyosin. Amen? Amen? Pag talikod mo pa nga, adula amin. Amen. Oh. Pero magpatuloy po tayo. Amen? Yung isa ka lang na naglilingkod sa Diyos at ngayon buong sambahayan nyo naglilingkod sa mahal na Panginoon, grabing pagpapala. Hindi pinagkulang ng Diyos ang buhay mo. Bakit hindi ka lang nag-iisa na dadalo sa gawain ng Diyos? Buong pamilya, naglilingkod kayo sa mahal na Panginoon. Tayong lahat, buong pamilya, nagkakaisa tayo, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, and we know all things work together for good
to them that love the Lord. Amen? Lahat ng bagay ay pinagkalakip-lakip ng Diyos. Upang ano? Upang tayong lahat ay magpuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, basahin ko lang ulit, mga minamahal, yung verse 7 and verse 8. Ano pa't kayo hindi nakulang sa anumang kaloob na nagsisipagintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kasi darating siyang araw, pag tayo ay kunin na ng mahal na Panginoon, yung mga nagkukutsa sa atin, yung mga nag-uusig sa atin, wala na silang masasabi. Ang sasabihin na lang nila, pudno iti Diyos, iti pinaglilingkuran tayo. Bakit? E sinasabi natin, kukunin tayo ng Diyos, dadalhin sa langit. Sabihin nila, ano, mapan ka nga talaga dyan langit, apay, saampay, tata. Amen ba? Pero dati isang araw, sila na nag-uusig, sila na nangungutya. Darating isang araw, magtataka sila dahil nandoon ka na sa langit, sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi natin sila binibigyan ng, sabi natin na tayo lang. Hindi po, ipinapaunawa natin na itong ating ginagawang paglilingkod, ito yung pinakamahalaga sa anumang bagay na kaganapan sa buhay natin sa salibutan. Ito ang pinakamahalaga ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Bakit? Kapag meron kang Diyos na pinaglilingkuran, unang-una, iingatan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Bibigyan ng kapayapaan ng puso at isipan mo. Amen. Ika'y pagagalingin ng Diyos sa oras na ika'y may karamdaman, sa oras ng kahapahamakan, ililigtas ka ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Higit sa lahat, may kaligtasan ka na. Meron ka pang katiyakang anak, tatawaging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Acts chapter 14, verse 17 up to 19. Basahin natin, mga minamahal. Tiyanda ang Hebrews chapter 10 verse 35 up to 39. At last verse, Psalms 113 verse 1 up to 4. Basa. Acts chapter 14 verse 17 to 19. Empress Lord, dito pa sa aklat ng mga gawa, kapitulo 14 versikulo 17 hanggang 19. At gayon man ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at nagbigay sa inyo ng ulan galing sa langit. At ng mga panahong sagana na pinuno ang inyong mga puso ng pagkain at katuwaan. At sa mga pananalatang ito ay bahagya na nilang napigil ang karamihan sa paghahain sa kanila. Datapwa't nagsirating ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio. At nang mahikayat nila ang mga karamihan, ay kanilang pinagbabato si Pablo at kinalatkad nila siya sa labas ng bayan na inaakalang siya'y patay na. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng verse 17, at gayon man ay hindi nagpabayang, di nagbigay patotoo tungkol sa kanyang sarili na gumawa ng mabuti at magbigay sa inyo ng ulang galing sa langit at ng mga panahong sagana na pinuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Oh. Kaya ang mahal na Panginoon, hindi nagkulang sa atin, mga minamahal. Amen. Meron tayo narinig na patotoo sa kapatiran. Sabi niya, mahal na Panginoon, sana naman umulan.
Pag-pray niya, mga minamahal, instant, umulan. Dahil kailangan niya doon sa kanyang mga pananim. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, malapangin, sabi ng mga kapatid natin sa mga kalapanginoon, malapanginoon, wala akong makain. Wala akong pera. Wala akong pamasahe. Sabi ng Biblia, hindi pinaintulutan ng Diyos na hindi magbigay ng ulan mula sa langit. Hindi pinaintulutan ng Diyos na siya hindi magbigay ng pagkain at kapayapaan sa atin. Bagus ipinakita ng Diyos sa atin para tayo ay laging magsasabi ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Si Apostol Pablo, mga minamahal. Sa kanyang pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, kinaladkad siya. Binato siya. Inilabas siya dahil akalang siya'y patay na. Pero nagkamali sila. Hindi na kulang mahal na Panginoon. Pinag-ingatan pa rin siya ng mahal na Panginoon. Kaya sabi nga natin, mga minamahal, yung mga unang mga Kristiyano noon, may katuwaan, may kasiyahan, may kagalakan sila. Kahit grabing pag-uusig sa kanila, kahit grabing pag-alimura sa kanila, binabato sila. Habang sila'y nagpupuri sa Diyos, habang nidadakina nilang mahal na Panginoon, binabato sila. Hanggang sila'y mamatay. Yung iba, pinugutan ng ulo. Pero sila'y nakangiti. Bakit? Hindi sila pinagkulang ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, baka sabihin natin eh. Hindi pa naman natin naranasan. Masakit na pananalita lang. Ayaw na natin maglingkod. Ayaw na natin magpatuloy. Hindi, mga minamahal. Pag inusig ka, mas lalo kang magpakita ng pagpapakainit na paglilingkod sa Diyos. Amen! Pag inalimura ka, mas magpakita ka ng mainit na paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Amen! Amen! Pag sinabi nga, nasisira ka ng bait, nababaliw ka na, ay magpatuloy ka pa rin. Magpasalamat ka pa rin. Bakit? Totoo. Amen? Na nasa iyo ang tunay na kaharian ng Diyos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Yun po yung mga apostol lang. Pero mismo ang ating mahal na Panginoon, nung kanyang ibigay ang kanyang buhay. Amen? Amen? Hindi lang po siya basta-basta hinagupit. Hindi lang siya basta-basta kinampas. Mga minamahal, amen, amen. Sinuntok ang malapanginoon. Sinipa, tinadya ka lang malapanginoon. Pero hindi nagsalita ng kahit anong mahal na Panginoon. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Grabe, mga minamahal, sa paghampas sa katawan ng dakilang Diyos, pag-alis ng yung may mga tusok-tusok, pag-alis, kasama ang balat, kasama ang laman. Amen? Hindi pa natin, hindi natin mararanasan yun. Hindi pa hintulutan ng Diyos na maranasan natin yun. Bakit? Dahil sa ginawa ng mahal na Panginoon na yon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Pagtapos nun, mga minamahal, nilagyan ng corona na tinik sa ulo ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang pinatong eh. Idiniin pa. Pagtapos idiin, pinalo pa. Amen? Everybody say praise the Lord! E tayo, ang ating ating naman pong ipinapangaral, lagi nating ipinapaisip, lagi nating ipinapaalala sa atin na naglilingkod sa malapang na napakahalaga na malaman natin ng Diyos ay hindi magkukulang sa atin kapag tayo ay maglingkod ng may katapatan sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Tignan nyo maigi, mga minamahal. Amen? Ilang beses pinalo? Nilagyan na ng corona sa ng tinik sa ulo. Tapos pinagbuhat pa ng mabigat na kahoy na tanda na yun ang kasalanan ng buong mundo.
Wala pa tayo noon. Sino na nandoon? Taas kamay. Oh. Wala pa. Amen? Kesa sa ating kinagis ng pananampalataya, akala natin, yun na yung tama. Pero hindi pala. Meron palang masigit na tama. At kailangan doon ka mapunta sa tama na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Pagtapos buhati ng malapangin ng mabigat na kahoy. Amen. Buti sana pagdating doon, tapos na, itatayo na lang yung krus, tapos may hagdanan na gagamitin para doon na ipako. O hindi, mismo sa baba, pinako ang kamay ng malapangin kaliwat kanan, pati paa. Yung isang kamay ng malapangin dahil hindi maabot, hindi tumama doon sa pinakabutas na paglalagyan ng pako na mahaba. Hinatak hanggang mabali ang buto ng malapanginoon sa kamay. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pagkatapos, ipinako sa krus ang malapanginoon. Anong sabi ng malapanginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Amen. Nakulang bang Diyos sa atin? Mga minamahal, kahit nagkakamali, nakukulang na tayo. Pag humingi tayo ng awa at abag sa Diyos, pinapatawad pa rin tayo ng malapanginoon. Paano natin nararamdaman na tayo pinatawad ng malapanginoon sa ating pagsisikap na pagbuburi? Sa ating paghingi ng awa at abag sa Diyos, nararamdaman natin ang presensya ng malapanginoon. Tanda na tayo pinatawad ng Diyos at nagiging malinis tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. O, dahil hindi tayo pinagkulang ng mahal na Panginoon, siguro kahit pumunta tayo sa gitna ng dagat, susunod pa rin tayo dahil gusto natin magpasalamat sa Diyos. Wala nag-amen. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Nakasakay naman tayo sa barko, mga minamahal, kayo mag-alala. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Kahit saan ilagay ng malapanginoon ng gawain, nandun ang mga tunay na anak ng Diyos. Dahil nagpapasalamat tayo, dahil kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Punong-puno, sagana ang pagpapala ng malapanginoon sa atin. Amen? Maraming pagsubok, maraming pag-uusig, maraming kahirapan. Pero pag inala natin ang kabutihan ng malapanginoon, yung kahirapan, yung pag-uusig, yung pagsubok, nakakalimutan natin bakit ang naisip natin, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Napakabuti ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Maraming pagpapala, maraming ginawa na himala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Sila'y baguhan lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Sinubok nga eh, sabi ng ating beloved kapitan, sinubok niya mahal na Panginoon. Dahil yung bumbakan po ba dito yun? Natanggal. Sabi niya, kung totoo ang Diyos, hindi niya bubuksan, hindi niya ayusin. Pagbomba ulit, o ba? Nakahigop ng tubig. Totoo ang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Dahil hindi nakukulang malapangin o sagana magbigay ng pagpapala ng himala sa buhay natin. Kahit na makaraming mga udyok ng kaaway, maraming udyok ng sanlibutan na paglalabanan. Bakit? Dahil nakikita ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Sila po, sa kanilang pamilya may kalungkutan. Pero nandito sila sa gawain ng Diyos. Mas inuuna nilang gawin na mapalugdan, mapurihan ang mahal na Panginoon. Bakit? Pagtapos nating magawa ang kalooban ng Diyos, sigurado, bago matapos ang gawain, may pagpapala na ibibigay ang Diyos sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Hebrews chapter 10, verse 35 up to 39. Basahin natin. Sa aklat ng Hebreo, 10:35 hanggang 39. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis
upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. O, lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya magpatuloy, mga minamahal, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ngayon po, iyan ay umpisa ng paglilingkod natin sa ating mga baguha, sa ating mga viewers. Kung tayo laging nanonood sa gawain ng Diyos, kung tayo laging dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, huwag natin itakwil ang pagkakatiwala natin sa Diyos. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Amen! Hindi nagkukulang ang mahal na Panginoon sa atin. Sabi ng verse 35-36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Amen. Lahat po tayo nangangailangan ng pagtitiis. Amen? Amen? Mahabang gawain. Halos umaga hanggang hapon. Hanggang gabi pa nga. Pero sabi ng Biblia, nangangailangan tayo ng pagtitiis. Nangangailangan tayo ng pagtitiis. Bakit? Sabi ng Biblia, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsintanggap kayo ng pangako. Amen. So yung mga nagtitiis pala, yun yung magbibigyan ng pangako ng Diyos. Alam mo yung pangako ng mahal na Panginoon? Amen. Ang makapagtitiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Ang magtitiis hanggang sa wakas, siyang magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Verse 37, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Lahat magsabi ng praise the Lord. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Amen. Kapag ikay umurong, nalaman mo na ang katotohanan at ikay tumalikod, binawala, ni walang bahala mo ang iyong natanggap, ang iyong nakilalang Diyos na makapangyari na gumawa ng mga himala sa buhay mo. Dati isang araw, pag ikay nawalay sa mahal na Panginoon, o ikay hindi nagpatuloy, then inisip mo, nagit ng haba ng gawain, halos umaga, hapon, gabi, may overnight pa. Oh, amen? Yan minsan kasi nagiging dahilan. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng labas, ang haba ng oras ninyo. Pwede naman, pwede kahit nasa bahay ka nga lang, mag Lord, 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 Lord. Tapos na. Amen ba? Kala natin ganun lang eh. Pero sabi ng Biblia, pag tayo umurong, darating na hindi tayo kalulugdan ng kaluluwa. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Hindi na tayo sasamahan ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag dumating ang kapahamakan, wala nang magliligtas. Amen. Amen. Pag may karamdaman, wala nang magpapagaling. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi nga, ang maglingkod sa Diyos, napakalaking katipiran. Amen. Amen. Sabi nga, nung nagpatotoo, dati nagtataya siya ng weteng. Ngayon hindi na. Kaya sabi niya, yung kanyang ipinantataya sana, ngayon naiipon na niya para sa pamilya nila. Amen? Nakapagbibigay pa sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Oh. Dati, oh, hindi matutulog kapag walang nainom. Na 4-4-4. Amen ba? Amen. Ngayon, hindi na. Nagkakape na lang. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. O, yung pambibili sa anak, hindi na. Naiipon na lang. Amen? O, nagagastos pa para sa pamilya. Samantalang noon. Amen? Amen? Sabi, awante kwarta.
wala ka tayong pera. Pero pag magtaya, meron. Amen. Amen! Minsan yung misis, lakay. Gumatang tayo to sida. Ibagat ilakay. Awanting kwarta tayo. Mangutang ka muna. Agbulot ka pa eh. Pero pag ganyan ang barkada, ne? Isang case. Gumatang kayo. Sige. Tapay tipulutan. Ingem tatta. Awanin kakabsat. Binalbaliwan ni Apo Diyos tibiyag tayon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Adapay tital na. Ken kapya, tipuso, ken panuno tayo. Amen. Adapay. Kakabsat. Agururay. Nga biyag agnanayon. Ijay langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Psalms 113 verse 1 up to 4. Dahil mabilis ang oras natin. Amen. 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 Huwag natin madaliin. Amen. Ang ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Pagtapos natin, tandaan po natin, pagtapos nating magawa ang kalooban ng Diyos, sinong gustong pagpapala? Sinong gustong makarating sa langit? Sino gustong magmana ng buhay na walang hanggan? Lahat magsabi ng praise the Lord! O kaya yung mga labas po natin, akayin natin sila sa gawain. Huwag natin silang pang hinayangan na sabihan, mahal sila ng Diyos. Huwag natin silang pabayaan na sasabihin natin sila na patuloy, mga minamahal, na makinig ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kung tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sabi natin, mahal ka ng Diyos. Uray anya kakabsat, ibagbagada kanya tayo. Sabihin pa rin natin, ay ayatinda ni Apo Diyos. Sabi natin, mahal sila ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil kailangan ng tao na magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng katiyakan maging anak ng Diyos, magmana ng buhay na walang hanggan. Basahin natin. Last verse. Praise Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 113, versikulo 1 hanggang 4. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo o ninyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang ngalan ng Panginoon. Purihin ninyo, purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ni Aon. Ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kalulhatian ay sa itaas ng mga langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sinong hindi magpupuri? Sino hindi magpapasalamat sa Diyos? Amen? Yung mga kahilingan mo, yung mga dalangin mo, kayang-kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Maging hindi mo ninanais, ibibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Amen? Sa gitna! Mga minamahal, pandemic nun. Tayo na nagbibilang ng ating paglilingkod sa Diyos. Niminsan, wala tayong narinig na tayo'y pinabayaan, na tayo'y pinagkulang ng mahal na Panginoon. Bagkus ang ating laging nababanggit at namumutawi sa ating mga labi, hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Amen? Lahat magsabi ng praise the Lord. Kasabi, purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo o ninyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ni Aon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya sabi nga natin, from the rising of the sun until it's going down, the name of the Lord, the name of the Lord shall be praised. Bakit natin ginagawa yon? Kasi sa bawat minuto ng buhay natin, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Amen? Yung pagpatak ng orasan. Bawat pagpatak ng orasan, yun din yung pagpatak ng buhay natin. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord.
Ang pagkuha ng malapangon sa buhay natin, kung tayo hindi pang-rapture, ah, pag guminto ang orasan, ganun din. Amen. Sa isang iglap. Amen. Kaya ang inyong mga relo, huwag niyong hayaan walang baterya para ang buhay natin ay patuloy. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Sabi ng awitin, kahit kailan hindi nang kulang ang mahal na Panginoon. Ngayon na inaalala natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag isipin mo, ang malapangon na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ang mahal na Panginoon binigay ang kanyang buhay para malaman natin na ang Diyos ay hindi magkukulang sa atin. Ang Diyos ay hindi magkukulang ng pagmamahal sa atin. Ang Diyos hindi magkukulang ng pagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang Diyos ay hindi magkukulang parang ating mga panalangin ay hindi tugunin ng Diyos. Kundi, ang sabi ng awitin, ang Diyos hindi nagkukulang. Amen? Mananatili ng Diyos tutugon sa ating mga panalangin, tutugon sa ating mga kahilingan. Matutulog ka na lang, nandyan ang Diyos hindi magkukulang. Babantayan ka sa magdamag. Babantayan ka sa maghapon. Sa paghahanap buhay mo, sa pagtatrabaho mo, sa pagdinegosyo mo, kahit ang buong pamilya mo, kahit yung hindi pa naglilingkod na pamilya mo, iniingatan ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Kaya payapa ang puso mo, kahit nasaan ka. Amen? Kahit bahay mo, walang tao, nandito ka sa gawain ng Diyos, hindi ka nangangamba, hindi ka nag-iisip na kung ano-ano. Inilalaan mo, ipinupokus mo ang isip ang puso mo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil alam mo ang mahal na Panginoon bahala sa lahat ng bagay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord! Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Awitin mo natin, ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ikaw ang siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may sumilip man, basta't ika'y tatawagan, ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, lagi naan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Basta't ikaw ay kasama, magtataga. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging daan. Pag-ibig mo sa sambahin, kaya't ikaw sasambahin, kaya't ikaw sasambahin.
langit ay sulirin man, ang lagi kong talawagan, ikaw lang. Kahit ngayon lang, di ka sa mga taong marurunong, hindi sa mga taong mayayaman, hindi sa mga sikat, sa mga tanyang, o yung mga wala ng pangangailangan,
Hallelujah! Ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa mga maniniwala at sasampalataya. Kahit dukha ka, kahit maraming kang karamdaman, kahit maraming kang problema, kahit alipin ka ng bisyo, kahit maraming kang kasalanan na gagawa, sa'yo nilaan ng Diyos ang kaligtasan. Sa'yo ipibigay ng malapag ng langit buhay na walang hanggan. Kaya napakabalat natin, napakaswerte natin, mga minamahal, kasabi ng awitin. Kahit kailan ng Diyos ay hindi nagkulang. Kapag nangalilimutan natin, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos, pinapaalala ng malapag noon, ana, ang aking mga latay, yan, para gumaling ang karamdaman ko. Sabi ng Biblia, by my stripes, you are healed. Sa aking mga latay, nagsigaling kayo. Dahil sa aking dugo na napayubay sa krus ng Kalbaryo, nalilis ang inyong mga kasalanan. Kaya tinawag ko kayong anak! Tinawag ko kayong anak! Magmamana kayo ng langit at buhay na walang kakas. Hindi kalugihan, mga minamahal, ang maglingkod sa Diyos. Hindi kalugihan ang magpasalamat sa Diyos. Hindi kalugihan ang magburi sa mga Panginoon. Sa ating naabot ng tinig na ito, hindi kalugihan ang maglingkod sa tunay na Diyos. Bakit? May katiyakan ka, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Awitan natin sa lamang mga Panginoon. Panginoon, hilang at kapag sa langit ko ang pag-ibig mo kahit magtuloy ko walang katapusan ang pag-aaral ko walang pinipilit ang puso Panginoon, nakilagat ka pa sa langit ko. Ako'y pinipilit ko kahit magkuluan ka lalo. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipilit ang puso mo. Panginoon, sa preaching, sa mensahe ng Diyos.
sa ating mga nagpapawit, lahat ng ating mga kapatiran. Hallelujah, handa natin ating mga sarili para po sa ating panalapunan. Ating mga children's choir, dito na kayo sa loob, hallelujah, sa ating mga awit. Hallelujah. Alam ko na medyo malaking sakripisyo ang gagawin nyo ngayon dahil luluhod kayo dyan sa, hallelujah, mahirap isipin. Hallelujah, na ating pagluhod ay sakripisyo pa rin. Hallelujah. Ihanda natin ating mga sarili para sa ating pananalangin. Kaya nga sabi ko kahapon sa inyo, magdala kayo ng mga karton para may luluran kayo dahil sa ating Holy Supper. Hallelujah. Ihanda natin ating mga sarili para sa ating banal na hapunan. Nausahan, ito po ay banal na hapunan. Pag-alaala at paggunita natin sa kabutihan ng Diyos. Halo na ginawa sa bawat sa atin. Uri na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga kayang magsakripisyo na lumudyaan sa inyong lugar na kinalalagyan, lumud tayo. At sa mga hindi naman kaya, nasa inyo po yan. Tayo pong lahat ay magkaisa muna manalangin. Mga children's choir, ating mga pioneers and youth choir, adult choir, mga kapatiran. Ihanda na po natin ating mga sarili para sa ating pananapunan, ang ating tinapay at ang ating graves. Hallelujah. Nawa ay nasa atin ang mga tabian. Hallelujah. Tayo natin magkaroon ng pagsisisi, makalangit, makadiyos sa pagsisisi. Hallelujah, na tayo po ay nagbabalik loob sa Diyos. At ewan na natin gawin. Hallelujah, ang mga gawain makasanlibutan. Itong sakripisyo natin na ito, pagunita natin sa kabutihan ng Diyos sa ginawa niya. Hallelujah, upang tayo matubos sa lahat ng ating makasalanan. Opo, mapagpalang Ama sa langit sa pangalan ng pinakamamalabang Jesus, sa pangunang panalangin namin, wala pastor, Evangelista Wilderness Radalmela, your end time prophet. Dapat po sa panalangin namin, wala pastor, hallelujah, sa kanyang sakripisyo, mahal na Panginoon, naabot kami, hallelujah, ng panalangin pag-aayuno ng man of God, mahal na Panginoon, salamat din sa turo at aral, aming bilabid mama dear San Pastor Lina Kumanalmeda. Salamat po mahal na Panginoon sa mga magulang namin sa iyo na ginamit mo upang mabuksan ang aming mga kaisipan. Hallelujah, na makita namin na ikaw ay Diyos sa mabuti, ikaw ay Diyos sa mahabagin. Kung paano mo kami pinagaling, mahal na Panginoon, paano mo binagong aming mga buhay. Paano mo kami pinagpala, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Marami kaming dapat pasalamatan sa iyo, mahal na Panginoon. Kaya itong aming pagsalo-salo ng banal na hapunan, mahal na Panginoon. Hallelujah, ito'y pagunita namin sa sakripisyo na ginawa mo sa kusang kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nagkilay sakripisyo na Diyos sa ginawa para sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Hindi natin kayang magpapako sa krus. Pero mahal na Panginoon, nagpapako sa krus. Hallelujah! Minsan, atras-abante tayo pag may pagsubok. Hallelujah! Tinitignan natin yung mga pagsubok na nasa harapan natin. May pagpapala, nagre-reklamo pa rin tayo. Pero mahal na Panginoon, hallelujah! Ipinako sa krus ang Kalbaryo. Para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Puri ikaw, Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Wala pa ginawal. Gawin mo kami karapat-dapat, kaya-aya. Sa aming pagsalo sa malalapunan. Bagamat marami kami mga kapatiran na wala ngayon, wala pa ginawal. Ngunit sa mga nandito, wala pa ginawal. Sama-sama kami, malamay nagpupuri, nagpapasalamat! Hallelujah! Ay, kami mabuting Diyos, hallelujah! Magpalain mo kami lahat na narito. Ipadama mo sa amin, ay matlabing sa presensya, malamay na. Hallelujah, ang luha na pumapatak sa amin mga mata, luha ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, malamay na. Dahil pinadadama mo sa amin ay madami sa presensya ng Banal na Espiritu.
Hallelujah! Magpalaya mo kami lahat, Malapay-Lord. Mula sa maliit na bata, hanggang sa pinakamatandang kita at nalarito. Nasasano sa malalampunan. Lahat kami na narito, pagpalaya mo po. Sa pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng Man of God, in Jesus' name. Hallelujah! 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 Awagan natin ang ating mga tinapay. Hallelujah! Simbolo ng katawan ng Malapay noon na pinagputol-putol, pinagpira-piraso. Dahil sa ating mga kasalanan na nagawa. Lahat tayo ay nagkasala, nagkamali. Dahil sabi ng Biblia, walang matuwid, ang lahat ay nagkasala. Ngunit sa oras na ito, sa ating panalangin, na maging katanggap-tanggap tayo at inangawakan ng ating tinapay. Sabi ng 1 Corinto 11:24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ganyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin lang. Malapay noon na putul-putulin ang iyong katawan dahil sa aming mga kasalanan. Sa aming pagsalansay sa iyo. Malapay noon. Hallelujah! Wala kaming may papayan sa kabutihan mo. Wala kaming may gaganti. Malapay noon. Hallelujah! Ang kabutihan mo na bawas sa amin. Abang nadarama natin ang presensya ng Malapay noon, patuloy tayo. Awakan natin ang ating katawas ng ubas, simbolo ng banal na dugo ng Malapanginoon. 1 Corinto 11:25. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! Hallelujah! Revive the children, Lord God. Bless us, Lord God. Pour out your sweet spirit upon our blessed Lord God. Revive that children, Lord God. Abang umaawit tayo ng awitin na yan. Sa ating mga patira na gusto magpapalihas. Pila-pila na lang. Lahat ng mga patira na gusto magpapalalago. Hallelujah! Mga nagnanais pagpapanalangin. Mga children's choir, mauna na kayo mga children's choir. Mauna na mga children's choir. Lahat ng mga bata. Lahat ng mga children's choir. Ang pagsisikap ko, ikaw, Jesus.
bawat sugat mo'y lumaloy ang banal mong dugo. Ilibang, inalipura at tinuraan iyong mukha. Inamo mong lahat ng puso, dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at buko. Bawat sugat mo'y lumaloy ang banal mong dugo. Nilipat, inalimura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mong lahat ng luso, dapat ay para sa akin sana. O di mabila bawat sugat mo'y lumaloy ang banal mong dugo. Ilibang, inalipura at tinuraan ang iyong mukha. Inako mo lahat ng dusa, namatay para sa aking sala. Palapakan natin pinakamamalaman ng Jesus. Mary Grace, Andrew, magpalensyo muna kayo dito. Para wala tayong pangamba kung anong magiging praise the Lord. Praise the Lord. Ito para sa ating lahat, mga kapatid ko. Pagpalain din ating pinakamamalabay ng Jesus. Tayo lahat ay tatayo para sisigaw. Tatalo muna tayo ng 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sa mga kayang makatadon. Hallelujah. Lahat tayo sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. 3 times. Sa mga ating pagpapasalamat sa ating pinakamamalabay ng Jesus. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin bilang kamamalaman ng Jesus. Everybody say praise the Lord. God bless you po mga kapatid ko. God bless you. At medyo ako po ay may gusto lang ipangusap sa atin.
Pagdala po sa ating pong Facebook Live viewers natin mga kapatira nandyan, mananood, mga gawain natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa mga nanood sa ating gawain dahil yung iba ay talaga nakapokus sa kalang mga kaisipan sa mga nagdaos po ng mga kusada ngayon. Spiritual revival. Bible study anniversary, Charles anniversary ng Darigayos Bible study. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. 2 years na tayo dito. Tayo natin manalangin o pumapagpala ang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamalamay, salamat po. Hallelujah sa maghapon, mahal na Panginoon, na pagpapala ni pinagkalum sa amin. Paglangis mo, mula sa umpisa, sa aming pagpupuri ng Joyful Sodom. Salamat po malamayin sa mga patutunan ng mga kapatiran sa awitin na Adult Choir, Finance Choir, Youth Choir, Children's Choir. Pinagpala mo, mahal na Panginoon, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, ang pagbuhos mo na yung matamis na presensya. Salamat sa mga viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo sila sa mga naabot ng banal na gawain ngayon, ngayong linggo sa lugar na ito ng Darigayos, Luna. Pagpalain mo kami lahat ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat ng aming mga kahilingan ipagkaloob mo sa malang kaparaanan. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po, hallelujah, lahat ng mga anak mo na umiibig sa iyong banal na gawain. Hallelujah, mga nagbibigay, mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila. At salamat sa mensahe ng kaligtasan namin na pakinggan. Salamat po, mahal na Panginoon, na kami pinatatatag mo ngayon, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa iyong matamis na presensya hanggang sa aming Holy Supper. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran. Nagbibigay, mahal na Panginoon. Nagamit mo, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, mahal na Panginoon, hallelujah, para sa pangailangan dito po sa Bible study, Charles anniversary ng Darigayos, mahal na Panginoon, sa pagpo-provide mo ng mga pangangailangan nila, pangangailangan ng gawain. Pagpalain mo kami at sa mga magbibigay. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga viewers, mahal na Panginoon. Tugunin mo ang mga pangailangan ngayon hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus at ang mga nanonood, mahal na Panginoon, sa aming programang Jesus Miracle Hour. Patuloy mong pagpalain ang mga kapatiran na sumusubaybay sa gawain ng Merkules, Biyernes at Linggo sa Banggar at sa Darigayos ng Webes Bible Study at sa Bakibaknotan, mahal na Panginoon, sa aming mga kapatiran, mga baguhan at datian, pagpalain mo lahat ng mga sumusubaybay sa banal na gawain mo sa pangalan ni Jesus sa pangunang dalangin ang mga pastor. Make a joyful noise unto the Lord.